Yun guys, pasok na ako sa mall. Parang nalilate ako ah. Kasi tatanggap na ako ng gelo. Yun guys. Tignan nyo, kapal ng yelo. Pinandar ko na yung sasakyan ko kanina eh. Kasi nga para mainit-init na yung loob. So tatapon lang akong basura muna. Ito ang sasakyan ni Julius. Okay yung sasakyan na yan kahit hindi nakasaksak. Good siya. So, tanggal muna tayo na itong kable ko. Malamang guys, late na ako. Malamang guys, malilate ako. Ang galing ko pa yung mga ano. Napasarap kasi yung tulog ko eh. Okay lang yan, minsan lang naman malate. Yan, buti na lang guys, nilagyan ko na to. Kasi nga, alam ko mag-i-snow kasi talaga ngayon. At least mabawasan yung sa windshield natin. Pero tatry ko mag lip blower, baka kayanin nyo to kasi magagaan lang naman tong snow. Unlike kahapon, medyo makapal or mabigat kasi umulan eh, kaya may kasamang parang nag-yelo-yelo siya. Ito naman naayusin to. Yan na muna yan. Ako po mag-lip lower. Mas mabilis. Okay na yan guys. Buhay Canada. Yan lang naman guys, mahirap dito pagka yun, buti kumana yung wiper ko. Tapos dito guys, kailangan mo bumili ng ano yung windshield, yung tubig niya. Kahit mag minus 40 yan, hindi nagpe-freeze yung ano, yung sa windshield mo. Ayan. Okay, so 5 minutes na lang. Malate ako siguro mga 5 minutes. Okay lang. 5 minutes lang naman eh. Okay, so may tayo yung camera dito sa may kasut ano pa. Sa binili nating okay, kasama na drive tayo, kwentuhan tayo. Total, malapit lang naman yung trabaho ko. Tulo na yung sipon ko. Ayan, yung likod. Hindi gumana yung likod. Tanggal ko yung yelo-yelo. Ayan, so buti na lang guys, may lift blower tayo. Para at least makaano, ano, mas mabilis yung matanggal. Okay, so so itong lamig namin guys hanggang bukas. So ngayon ay na-check na naman ano eh. Feels like minus 21. Okay. So tayo. Natanggal ko na yung kable. Okay na. Kasi baka mamaya naiwan ko. Hirap na. Yan. Yun nga guys, yun na naman ang mahirap dito talaga pag winter. Buti na lang talaga
nitong January 27 na lang bumuhos tong malakas na, ano, na snow. Tapos yung lamig. Pero this coming Monday, okay na ulit yung weather namin. Late tayo ngayon. Actually, gising na ako ng mga bandang 9. Oh! Tamad lang ako mumangon. Ayun lang, parang pinifeel ko lang yung ano, yung tulog ko ulit, yung pahinga. Kasi tuloy-tuloy tayo guys eh. Puro maaga kasi yung paso ko talaga. Tsaka ngayon, pag ganitong ano, winter, syempre kailangan doble ingat tayo sa pagdadrive. Kasi ano, syempre madulas yung kalsada, may yelo. Tapos kasi kahapon, medyo maulan din siya, kaya ano, kaya medyo mahirap mag ano, mag-drive. Talagang doble ingat dito. Kaya ako guys, pag nagdadrive ako pag ganito winter, talaga mabagal lang ako. Which is ano, talaga ano rin ha, which is bawal din yung sobrang bagal dito kasi magkakaroon ng custom traffic sa likod mo. Kaya ano rin, dapat tansyado rin. Pero kasi ako, hindi ko talaga maiwasan minsan talaga na ano eh, magbagal ng takbo. Kasi ayoko eh, mahirap na. Marami akong nababalitaan na nag-360. Ano yun? Tapos kahapon parang may news na ano, na nagkaroon ng aksidente ata sa may Deerfoot something. I'm not sure kung Deerfoot nga yun. Nabanggit lang nung kasama ko sa trabaho eh, na ano nga daw, na ganun, na merong something collision. Saan ako magpa-park ulit? Ito na. Ito na maghanap ng ano. Saan tayo? Okay guys, so balikan ko na lang kayo mamaya after ng duty ko. Kasi papasok na ako, medyo late na nga ako. Nang 5 minutes. Alright, see ya! Several song-filled hours later. Okay guys, katatapos ko lang magtrabaho. Pero dumaan muna kasi ako sa Shoppers, bumili ako ng gatas ni Zion. Ayan. Tapos, alam nyo ba guys, meron akong dating, paano ba? Dati ko siyang customer sa computer shop. Since 2006, 7, 8, parang ganun. Tapos dito pa kami nakita sa ano, sa Chinook Mall. Pinuntahan niya pa ako mismo guys dun sa ano, yung sa machine namin, yung naglilinis ng tray. Nagulat ako. Yan, shoutout sa iyo Dave. Tagal na kitang hinahanap kay Pidong eh. At isipin mo, dito pa tayo nakita sa Canada. Buti nakilala mo ako. Sabi niya kasi guys, nakita niya raw ako naglalakad. Yung unang lakad ko raw dun sa food court, parang hindi pa sigurado. Tapos nung pangalawa, pinuntahan niya na ako doon sa likod nga. Nakakatuwa lang kasi dito pa kami nakita sa Canada mismo, dito sa Calgary. Tapos doon daw siya sa may downtown nakatira. Yan, shoutout sa iyo Dave. Sana minsan labas tayo. Nakakatuwa lang kasi nga bata pa yan, customer ko na siya sa computer shop. Medyo alam mo, medyo addict mode sa MU yun eh. Mahilig kasi kami maglaro ng MU, tapos yun siya. Mahilig din maglaro kaya nagkakasundo kami dati. Medyo bata-bata pa kami noon. Pero mas bata pa siya. Okay, so yun, bali pauwi na ako ng bahay kasi nga, ayun, katatapos natin mag-work. Yun, update ko na rin sa trabaho ko. Medyo maganda yung ano ngayon, hindi masyadong maraming tao. Kaya medyo hindi tayo pagod. Nandun yung pagod, pero hindi siya katulad ng nakaraang linggo, ay nakaraang Sabado, na sobrang pagdating ng alauna hanggang alas 4 at alas 5, sobrang dami ng tao. Ngayon, sakto lang, medyo chill lang, hindi kami nahihirapan ni Tatay Jose, okay yung flow namin, madali lang. Kaya yun, maganda yung ano natin ngayon, maganda yung trabaho natin ngayong Sabado, kaya hindi tayo medyo pagod. Okay, so yan, babiyahin na muna ako guys sa bahay. Medyo malayo yung biyahe ko kasi 5 minutes lang. Medyo joke lang, malapit lang ako dito. Okay, so yan. So Dave, ingat sa pag-uwi at see you. Sana makita tayo dito or lumabas tayo dito sa Calgary pagka may time, alright? See ya! Ayan guys, nandito na ako sa parking namin. So kailangan ko muna isaksak yung sasakyan ko. Mahirap na. Hindi na. Nalasan ko na yung hindi umandar ang sasakyan. Kasi bukas guys, malamig pa rin. Kaya kailangan, pagka mga 2 digits na, kailangan saksak. Ayan. So ayan.
Sinuksan ko na siya. Lamig. Sige na guys, pasok naman ako. Ayun guys, kakauwi ko lang ng bahay. Ayun, nakita niyo naman yung baby ko. Diba? Anong sasabihin mo sa akin sa kanila? Say? Ha? Salita ka dali. So ayun guys, pahinga na muna ako. At least hindi tayo masyadong busy ngayong araw na to. Kaya okay na okay. Okay, so si Tatay Jose, next week na ulit tayo magkita. Sana sa Sabado, hindi ulit ganun ka-busy. Gaya nung kanina, no? Unlike nung nakaraang ano talaga, grabe yun. Alright, so yun guys, hanggang dito lang. Salamat sa panonood. And sa mga subscribers natin dyan, salamat sa mga nanonood ng vlog namin. If may mga question kayo guys about dito sa buhay namin sa Canada or sa student pathway, just comment lang guys and try namin sumagot. Try namin sumagot guys sa mga comment section. Baka sakaling makatulong kami. Alright? So, see you on the next one. Peace! Bye! 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 Boom!